Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin ang ating mga kapatid na may pasalamat at may mga natatanging kahilingan. Mayroon na bidamo at mga kapatid. Kia de Casa and Family, Jesse Francisco, Sambayanan ng Palokpo, Ruben at Mercy Sidocon, kaso ko rin mga anak at apo, Maria, Katerina at Violi Pakinggan, Goy Rosas, Maria Victorina Navarrete and Family, Domino Seda, para sa kagalingan ni Felix Joaquin Navarrete. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Pablo at Salustia, Mervin Francisco, Romeo Noche at Domingo Gatpanda, Danilo De Casa Jr., Juanito at Celerina, Paula at Leon Brasileño, Macaria at Luis Rondan, Nelson and Milenio and Rene Beado, Danilo Sr. at Elenita De Casa, Joaquin Tumale Jr., Juan, Catalina at Mercedes Bicedo, Leonardo Gracia Noel, Vinyeso, Procopio, Antonia, Eddie, Ader, Siriaca, Apolonio, Consorcia, Erlinda, Acacia, Arcadia, Marshall, Pelisa, Serafin, Yuvihildo, Emiliano, Pasita, Lina. Pasalamat pa rin po ni Marvin Dimaranan at pamilya para sa karuan ni Yolanda Dimaranan, para sa kaluluwa ni na Leonardo Dimaranan at Father Reddy Corpus. Para pa rin po sa mga kaluluwa ni na Ben at Perry Maligaya, Remy Perey, Lydia Nicolas, at para sa mga kaluluwang wala nakalaala. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa 18th linggo na tayo sa karaniwang panahon, araw ng Miyerkules, at ngayon rin po ang unang araw ng ating Dalaw Patron. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangunahan ng ating katuwang na pari na si Reverendo Padre Harold Marta Renal. Tatayo po tayo. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo ay patuloy na inanyayahan sa pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa tulong ng ating patrong si San Agustin, hilingin natin sa Panginoon ang pagbabago ng ating buhay sa pagsisisi natin sa mga kasalanan at pagsuway sa Kanyang kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nag-isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kahit makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhing Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y iniibig ko na sila at patuloy kong pinagmamalasakitan. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria, magtatanim ang mga mananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, halikayo, umakyat tayo sa Siyon sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyin niyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmuntugunan ng ating pong itutugon, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop.
Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Tugon po. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Akit silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib na kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Tugon po. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak mga, pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Tugon po. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Tatayo po tayo. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko'y babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may dito mugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Upo po tayo. Ngayong araw po ay ginugunita ng simbahan ang pagtatalaga sa Major Basilica na inilaan ni Pope Sixtus III para sa mahal na Birheng Maria na matatagpuan po sa Rome, yung St. Mary Major Basilica. Pinakamatandang basilika sa kasaysayan
ng simbahang itinatag. No po. At napakahalaga no po dahil ito'y pagpapalaala ng mga simbahan din. Kung paanong ang simbahan ay hindi lang ang struktura, kung hindi ang sambayanan. Kung maalala po ninyo, noong minsan nagkaroon ng lindol sa Bohol, yung mga simbahan doon dahil walang mga bakal-bakal, yung simbahan po na pulbos. But what amazed me was when I found out na yung mga tao, kahit wala yung simbahan, tuloy ang misa. Saan po? Nakatent lang. So tunay na ang simbahan ay hindi lang yung struktura, but the people of God. At yan yung unang pagbasa na pinaalala ng Diyos. Ang Israel ay magiging akin at ako ang kanilang magiging Panginoon. Ang Diyos, inaangkin tayong sa Kanya. Pero tayo ba? Meron din bang pag-angkin na tayo para sa Panginoon? Ang Ebanghelyo ay napakagandang paalaala kung ano yung pinag-uusapan natin at pinagtatalakayan natin kanina tungkol sa pananampalataya. Narinig natin dito ang kwento ng isang babae na Kananeya, no po, isang pagano, hindi po Hudyo, kaya hindi naniniwala kay Jesus. Pero bakit siya lumapit sa ating Panginoon? Ang babaeng ito ay may anak na inaalihan ng demonyo. Sa kanyang awa, sa kanyang anak, alam niyo yung kahit ayaw niya, ay ginawa niya. Kasi bawal na bawal po ang mga Hudyo ay makipag-usap sa hindi-Hudyo, lalo na sa mga pagano. Pero ang babaeng ito, lumapit kay Jesus, nagpatira pa, nakiusap para sa kanyang anak. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang anak. Ganon ang pananampalataya. Faith is not more of the self, but sometimes more of others, para sa kapakanan ng iba. Kami mga pari, hindi kami nabubuhay para sa aming sarili. Kami ay nabubuhay at nagiging pari para sa sambayanan ng Diyos. Kaminsan, mapapansin ninyo, parang ang pari hindi na nagpapahinga. Nagkakasakit na tuloy sa sobrang paglilingkod, sa sobrang pagmamahal sa sambayanan ng Diyos. Yung mga tao laging sinasabi, Father, please pray for us. Pray for me. Pero minsan, naisip ba natin, ipagdasal naman natin yung mga pari. Just recently, pinagdiwang ang araw ng mga pari sa pamamagitan ni St. John Marie Vianney. Na tayo ay mabubuhay hindi lang sa sarili natin, kung hindi para rin sa iba. At sa palagi ko yun, isa si pinakamagandang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Na wag lang natin aalalahanin ang ating sarili, kung hindi ang ating kapwa. Alam niyo po, when this MECQ was declared, again,
napaka-traffic sa buong Cavite. Nagsimula na hong mag-traffic. Simula nung August 3. Lalo na po sa lowland. Bakit traffic? Kasi lahat ng tao natakot na magutom. Lahat po nagpunta ng supermarket. Palagi ko dito, yung iba nagpunta din eh. Namili ng namili. Sa takot na maubusan, bumili ng bumili. Hindi naisip yung iba. Hindi naisip yung kapwa na kapag inubos mo yung paninda, paano yung iba? Hindi yun pagiging Kristiyano. Hindi yun tunay na pananampalataya kung laging sarili mo ang iyong iisipin. Minsan napapaisip din ako, ano po? Yung mga tao kaya naiisip din ang kalagayan ng simbahan ngayon. Ilang buwan na wala tayong big celebrations. Naisip ba na ang simbahan, meron din mga pinapasweldong mga personnel? Ang pari ba nakakakain pa? Hindi po halata na po na hindi nakakakain. Mataba pa rin eh. Pero naisip ba yung ganon? Pero kami po, sa totoo lang, ang iniisip namin, paano kaya makakatulong sa sambayanan? Kaya nung nagkaroon ng pamimigay ng mga gift certificates, ng mga bigas, talagang namigay. Pero naniniwala po ako na hindi kayang buwagin ang simbahan dahil ang simbahan nga ay hindi lang istruktura, kundi ang sambayanan ng Diyos. Sambayanan ng Diyos na nag-aalala at nagmamalasakit sa isa't isa. Katulad dito sa Ebanghelyo, minsan kailangan lang nating kulitin ang Diyos. Kagaya ng babae. At sa takdang panahon, sabi nga, ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. Sa takdang panahon, mapapawi ang pandemya. Sa takdang panahon, babalik ang lahat sa normal. Sa takdang panahon, magiging maayos din ang lahat. Kung may pananampalataya tulad ng babaeng ito. Pagdasal natin na sa banal na misang ito ay patuloy tayong pagkalooban ng Diyos sa matatag na pananampalataya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanyang pagmamahal na walang hanggan. Tatayo po tayo. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako naway, maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya,
Naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan. Patuloy nawa kaming makasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo, sa pag-uibig at kapayapaan, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Uupo po tayo. Tatayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan,
sana, o sana, sa paitaasa. Sana, o sana, sa paitaasa. Sana, o sana, sa paitaasa. Lilihod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, kinung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po tayo ng may iisang pananampalataya. Tumawag po tayo sa ating Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesus.
naming kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ako po naniniwala na kapag ang panalangin ay para sa iba, mas ipinagkakaloob ng Diyos. Not more so of the self. For when we pray, do not just pray for ourselves, but pray for others. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong inanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyakap ko po kayo na para na kayo nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais po namin pasalamatan para sa unang araw ng Dalaw Patron, ang sambayanan ni San Isidro Labrador ng Palokpok. So, palakpakan po natin. Salamat. Thank you. Salamat po sa inyo. Napakaganda na po, hindi umulan. At talaga nakikita ko naman po yung inyong pag-ikot. So, salamat po sa inyo sa mga nanguna ngayong araw na ito ng Dalaw Patron. So, bukas po ang mangunguna para sa Dalaw Patron ay ang sambayanan ni San Isidro Labrador ng Anuling. Opo. Yung pong ating schedule ng mga palatuntunan ngayong magpepiesta ay makikita rin po natin sa ating Facebook account. Opo. At magbibigay rin naman po sa bawat sambayanan. Opo. So para po kayo makasubaybay ay maaari po ninyong tingnan sa ating Facebook page at gayon din sa mga ipamimigay na brochures na po. So, salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.